Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na-upload. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Hindi ako masyadong nakatulog kagabi dahil pakiramdam ko ay namamahay ako. Hindi ko rin maiwasang isipin ang mga magulang ko kaya hindi ako mapakali. Nang bumangon ako sa sofa ay nakita kong tulog na tulog pa rin si Nathan. Nakadapa ito at tanging boxer short lamang ang suot. Nag-iwas ako dito ng tingin at agad na nagtungo sa banyo para maligo. Wala pa akong gagawin ngayong araw at ang plano ko ay puntahan ng mga magulang ko. Baka ay makipagkita rin ako kay Jenny. Hindi rin naman ako nagtagal sa banyo at kaagad na akong nagbihis pagkatapos ko. Isang bestidang kulay light blue ang suot ko. Regalo ito sa akin ni Doña Bella kahapon. Umabot ang haba noon sa itaas ng aking tuhod. Nagustuhan ko ang dress at hindi dahil sa mamahalin iyon. Bagkus ay malambot ang tela at komportable ako. Matapos kong magbihis ay agad na akong lumabas ng kwarto. Nagtungo ako sa hapag at saktong naabutan ko doon si Doña Bella at nag-aalmusal. Nasa gilid niya ang ilang mga katulong at umaalalay sa pagkain niya. Napansin ko pa doon si Cinderella. Magandang umaga po, Abuela. Asiwang bati ko sa kanya. Medyo nahihiya pa rin kasi ako sa tawag ko sa kanya. Good morning to Isabella, iha. Nag-angat ito ng tingin sa akin at nang makita ako ay agad na gumuhit ang malawak ng ngiti sa labi nito. Oh, you're so beautiful with your dress, ha? It really suits you. Halatang halata ang kurba ng katawan mo, lalo na at wala ka pang baby bump. Dagdag pa niya at pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang aking paa. Nahihiya naman akong ngumiti dito. Maraming salamat po, Abuela. Pabulong na saad ko. It's my pleasure, Isabella. Pinagsalikop nito ang magkabila niyang kamay at sumandal sa upuan. Meanwhile, good thing that you are awake already. May pupuntahan kayo nila na mamaya, kaya kumain ka na. Nakangiting sambit pa rin ito sa akin bago sumenyas sa mga katulong. Ipagtimpla mo ng gata si Isabella. And you, Cinderella, ipaghila mo siya ng upuan. Utos nito. Lumapit naman ito sa akin at agad na tumalima. Ngilitian ko naman ito at pinasalamatan. Salamat po. Sambit ko pa dito. Kaya ko namang ipaghila ng upuan ng aking sarili. Sadyang ayaw ko lamang pangunahan si Doña Abuela. Tumango naman si Cinderella. Walang anuman po, Ma'am Isabella. Simpleng anito at bumalik sa pwesto niya. Nailing naman ako. Naku, kahit Isabella na lang itawag mo sa akin. Hindi ako sanay na ganyan ang tawag sa akin. Sambit ko naman. Nakakahiya din kasi kung iisipin. Mahirap lang din ako at hindi porke pinakasalan ako ni Nathan ay magiging ganun din ang turing nila sa akin katulad ng turing nila kay Nathan. Iha, hindi iyon pwede. Tutal, asawa ka na ni Nathan, kailangang igalang kanila. Tutol naman ni Doña Bella. Pero hindi naman po ako nakakapagpasahod sa kanila. Kontra ko naman kay Doña Bella. Mahina pa ang aking boses. Sapat na upang kamilang dalawa ang makarinig noon. Natawa naman ito at napailing. Katulad ng sinabi ko, asawa ka ni Nathan, hindi ka kung sino-sino lang. You are Montemayor now. Kaya kung anong trato nila sa amin, ay ganun din dapat sa'yo. You get it, Isabella? Tipid akong ngumiti. Sige po, pagsang-ayon ko na lang, kahit nasa loob-loob ko, ay mukhang hindi pa rin iyon tama. It now, Isabella. Aalis pa kayo. Tugon pa ni Doña Bella. Nakangiti pa rin ito sa akin. Saan po kami pupunta ni Sexy? Magalang na tanong ko naman dito at saktong napasulyap ako sa kadarating lamang na sila na. May bit-bit itong babasaging pichel
at ang laman nun ay inuming juice. Tutungo kayo ng university para kunin mo roon ang records mo. Galing na doon ang tauhan ni Nathan, ngunit kinakailangan mong pumunta mismo at may pipirmahan ka. Tugon naman ito sa akin. Nawalan ako ng imik. Umpisa kasi nang marinig ni Rona na nag-usap kami ni Jenny tungkol sa sitwasyon ko at pinagkalat niya iyon ay hindi na ako pumasok pa. Akala ko ay matapang ako at natuto na akong lumaban sa iba. Pero ang masasakit na salitang narinig ko sa kanila at ang mga panghuhusga nila ay talagang dinamdam ko. Lugmok na lugmok ang pakiramdam ko noon. Iyak lamang ako ng iyak noon sa bahay tuwing gabi bago matulog at hindi iyon alam ng mga magulang ko. Excited na ako, madam. Kukunin ko rin kasi yung records ko doon. Sakto, magsabay na lang tayo. Bigla ay napaangat ako ng tingin kay Lana nang magsalita ito at nang tingnan ko, nakita ko ang sayang nakaukit sa mga mata nito. Malawak pa ang ngiti nito. Kaya naman ay wala na akong nagawa kundi ang tumango dito. Napabuga pa ako ng hangin at tipid na humiti kay Lana. Sige, punta tayong universidad mamaya. Mahinang saad ko at napatungo. Alam ko sa sarili ko na wala akong pananagutan kay Sexy, pero dahil sa napag-usapan namin kagabi ay pakiramdam ko ay naging responsibilidad ko siya ngayon at ang kasiyahan niya sa buhay ay lahat ay nakasalalay sa akin. At ayoko namang ako ang maging hadlang doon. Kaya kahit sinumpa ko ang universidad na iyon at pinangako ko sa sarili ko na hindi na ako babalik doon, ay handa ko nang bawiin ang mga sinabi ko para kay Lana, para makapag-aral na rin siya. Dahil katulad ko na marami na ang sinakripisyo para sa pamilya, ay nararapat din niyang sumaya. Hindi na ako nagpalit pa ng damit na sinuot ko. Pagkatapos ko ang kumain, ay pumanhik na ako sa itaas para kumuha ng gamit. At kung anong posisyon ni Nathan sa ibabaw ng kama, ay ganoon pa rin iyon ngayon. Tulog na tulog pa rin ito at nakadapa pa rin sa ibabaw noon. Ang kaibahan lamang ay nakaharap na sa banda sa akin ang mukha nito. At mula sa aking kinatatayuan ay kitang-kita ko kung gaano katangos ng ilong nito. At bukod pa doon, napansin kong gulong-gulo ang buhok ni Nathan. Bahagya rin nakaawang ang labi nito at mahina pang humihilik. Napailing ako. Mukhang anghel din si Nathan kung natutulog. Napaka-inosente rin ang mukha nito. Taliwas sa tuwing gising ito na akala mo ay napakasamang tao. Muli ay napailing ako at hindi ito inintindi. Nagmadali na ako sa pagkuha ng pouch at wallet ko. Matapos noon ay akmang lalabas na sana ako nang may kalokohan akong naisip. Inabot ko ang unan sa paanan ni Nathan at hinampas ko iyon sa puwet niya. At nang wala man lang ako makuhang tugon mula dito, ay inulit ko iyon. At nang hindi ako makontento, ay umuko ako doon at kinagat iyon ng puno ng diin. Bigla kasi ako nanggigil doon at parang ang sarap-sarap kagatin at pisilin. Nang maramdaman kong gumalaw si Nathan, ay saka ko iyon tinigilan at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Ngunit bago pa iyon ay nakita kong nahuli ako ni Nathan. Salubong ang magkabilang kilay nito at masama ang tingin sa akin. What the fuck, Isabella? What are you doing? Galit na galit na saad nito at nagmamadaling bumaba sa kama at akman lalapit sa akin. Ngunit bago pa man siya tuloy ang makalapit ay nagmamadali kong isinarado ang pintuan dahilan upang maipit doon ang kamay niya. Isabella, lagot ka talaga sa akin. Galit na sigaw nito. Punong-puno pa ng pagbabanta ang tono ng boses niya. At kasunod noon ay ang pagdaing nito sa sakit. Pero imbes na tumigil at suriin si Nathan, ay mabilis pa akong bumaba sa hagdan sa takot na maabutan ako nito. Mabuti nga sa kanya. Karma niya iyon. Hindi ako makokonsensyang naipit siya ng pintuan. Tama lang yun sa kanya. Mabilis ang mga hakbang na tinataha ko ang hagdan pababa. Palingali nga pa ako sa likuran ko sa takot na baka biglang sumunod si Nathan sa akin. Mabuti na lamang at hanggang sa makarating ako sa baba ay walang demonyong humabol sa akin. Sa isip-isip ko ay natawa ako. Bagay lang sa kanya yung naipit ang mga daliri niya
lalo na at malikot ang dalawang kamay niya. Ma'am, nasa labas na po si Nalana, hinihintay na po kayo. Wika ng isang katulong nang makasalubong ko ito. Tumango naman ako dito at agad na nagpasalamat. Nagtungo ako sa labas at naabutan ko ngang may kulay puting sasakyan ang nakagarahe sa tapat ng mansyon. Mukhang bagong-bago pa iyon. Madam, mabuti nandito ka na. Naghihintay na ang sasakyan mo. Wika ni Lana sa pinasosyal na aksent. At mula sa pagkakasandali niya sa hood nito ay lumapit ito sa akin. Hinubad nito ang suot niyang itim na salamin sa kanyang mga mata at tiniklop ang pamaypay niya. Napangiti ako. Donyan-donya kasing tingnan si Sexy. Aalis na ba tayo? Wika ko kay Sexy. Naghahabol pa rin ako ng hininga. Oo, but may I ask what happened to you at naghahabol ka ng hininga? Are you okay? Or tatawag ako ng doktor? Sosyal pa rin na anito. Nailing ako. Okay lang ako. Tara na. Ani ko dito. Tumango naman ito. Sure ka ha? Sige, tara na. Wika naman ito sa akin at pinagbuksan ako ng pintuan sa backseat ng sasakyan. Matapos noon ay kaagad itong nagtungo sa passenger seat sa unahan. Ma'am Isabella? Kuha ni Sexy sa attention ko nang nakapasok na rin ito. Mula sa pagkakabit ng seatbelt ay napaangat ako ng tingin sa kanya. Bakit Lana? I want you to meet Manong Edgar. From now on, he will be your driver sa lahat ng mga lakad mo kapag lumuwas na tayo ng Maynila. Kami ang makakasama mo sa tuwing aalis ka nang hindi kasama si Nathan. Anito sa akin. Magandang umaga po Manong Edgar. Nakangiting bati ko sa matanda. Tumango naman ito at ngumiti. Magandang umaga din po Ma'am Isabella. Kinagagalo ko po kayo makilala. Napakaganda naman pala talaga ng asawa ni Sir Nathan. Saan ito sa akin? Hindi naman po. Nahihiyang sabit ko. Totoo po iyon. Wika naman ang matanda. Hay naku Manong Edgar. Ganyan talaga yung si Madam Isabella. Hindi naniniwalang maganda siya. Biglang saad ni Lana. Nailing ako, ngunit hindi naman ako nagsalita. Nagkibit balikat lamang naman ang matanda at in-start na ang makina ng sasakyan. At ilang saglit nga lang ay pinasibad na niya iyon papalabas ng hasyenda. Kumusta naman ang bago mong sasakyan, Ma'am Isabella? Sa kalagitnaan ng biyahe ay biglang nagtanong si Lana sa akin. Mula naman sa pagtingin-tingin ng mga tanawin sa labas ay napalingon ako sa kanya. Nagsalubong ang magkabila kong kilay. Bagong sasakyan? Nagtatakang saad ko. Yes, this car is brand new. Binili itong sasakyan ni Doña Bella para sa'yo. Magagamit mo raw ito pagpasok mo ng universidad sa Maynila habang hindi pa malaki ang tiyan mo. Tila nahulog naman ako sa kinauupuan ko dahil sa sinabing iyon ni Lana. Binili ni Doña Bella ang sasakyan para sa'kin. Pero bakit? Diyos ko, napailing ako. Sobra naman yata ito. Oo nga, at kinasal kami ni Nathan. Ngunit para sa akin ay hanggang doon lamang iyon. Hindi ko kailangan ng material na bagay mula sa kanila. Mag-asawa lamang kami sa papel at sapat na ang bata lamang na dinadala ko ang panugutan nila. Doon pa lang ay kontento na ako. Bakit niya ako binigyan ng sasakyan? Naguguluhang saad ko. Kasi mayaman sila at regalo niya sa'yo at bago kang miyembro ng pamilya. Patanong na sagot sa akin ni Sexy. Muli ay napailing ako. Naihilot ko pa ang aking sentido. Bigla ay nawindang ako sa nalaman ko. Hindi ito pwede. Kailangan kong isauli ang sasakyan kay Doña Bella. Baka isipin pa ni Nathan ay mukha akong pera at pineperahan ko lamang ang kanyang lola. Tingin na ng mga estudyante sa building ng business ad ang sumalubong sa akin pagkababa ko ng sasakyan. May mga nagbubulungan din ngunit hindi ko na pinansin. Dire-diretso kaming pumasok sa building ni Sexy at nagtungo sa dean's office. Nasa gilid ko siya at inalalayan niya ako. At habang papalapit sa opisina ay mas lumakas pa ang bulong-bulungan tungkol sa akin. Pero imbes na pansinin ay hinayaan ko na lamang. Ngunit sadya yata talagang sinusubok ako ng pagkakataon.
Dahil bago pa man kami tuloy ang makarating sa opisina ng Dean, ay biglang humarang si Rona. Pinasadahan pa ako nito ng tingin at saka nakakainsultong tumingin sa akin. At talagang bumalik ka pa dito ano? Hindi ka na nahiya? Napaka-disgrasyada mo? Sa gulat ko ay hindi agad ako nakapagsalita nang maputol si Rona sa sinasabi niya. Nang bigla ay pinadapo ni Sexy ang palad niya sa mukha nito. Nagsinghapan ang mga nakakita. Maging ako rin naman ay hindi iyon inaasahan. Sexy! Pabulong na usal ko. Nakita ko naman ang pagsalubong na magkabilang kilay nito. No one talks to Ma'am Isabella like that. Masungit na sa anito. And how dare you to do that? Anong karapatan mong tawaging disgrasyada ang asawa ni Sir Nathan? Dagdag pa nito. At sa pangalawang pagkakataon ay nagsinghapan ang mga nakarinig. Napamaang din ang labi si Rona. Tila hindi ito makapaniwala sa narinig niya. At nang makabawi ay napakurap-kurap ito. Ano? Anong pinagsasasabi mong asawa siya ni Nathan Montemayor? Gulat na saad nito. Pero imbes na pansinin pa ay dire-diretso nang naglakad si Sexy at binundol pa sa balikat si Rona. Hinawakan pa ako nito sa palapulsuhan ko at marahang hinila papalayo dito. Masyadong nakakagulat at mabilis ang mga pangyayari. Hindi ko akalaing poprotektahan ako ng ganoon ni Lana. Biglang naantig ang puso ko dahil doon. Hindi rin naman kami nagtagal pa sa universidad. Pagkatapos naming lakarin ni Sexy ang mga kailangang kuning papeles, ay kaagad na kaming umalis. Dire-diretso kaming pumasok sa loob ng sasakyan at hindi pinansin ang mga matang nakatingin sa akin. Uuwi na ba tayo? Malungkot na saad ko kay Sexy. Ang totoo, plano ko talaga ngayong mamasyal pa kami pagkaalis ng universidad. Maglilibot pa kami sa Cordova at dadaan pa ako sa mga magulang ko. Bukod pa doon ay makikipagkita ko kay Jenny. Pero dahil sa biglang tumawag ang Doña Bella kay Sexy ay hindi na natuloy iyon. Tumango si Sexy sa sinabi ko. Kailangan ka na raw doon, Ma'am Isabella. Luluwas na yata tayo ngayong gabi sa syudad. Tugon naman ito. Hindi katulad kanina. Nasa tabi ko na ito ngayon nakaupo. Napabuntong hininga ako. Bakit biglaan naman yata? Akala ko ba sa susunod pang araw? Hindi pa ako nakakapagpaalam sa mga magulang ko. Malungkot na tugon ko. Nailing naman si Sexy at tipid na ngumiti sa akin. Pasensya ka na madam ha, hindi ko rin alam eh. Ano pa nga ba? Wala na ako magagawa tungkol doon. Tumango na lamang ako at tahimik na sumandal sa bintana ng sasakyan. Hindi rin naman nagsalita si Sexy at tumahimik na. Gusto ko sana siyang kausapin dahil doon sa ginawa niya kay Rona. Pero dahil nagmamadali kami at nawalan ako ng gana, ay mas pinili kong wag na lang muna. Madami pa namang araw. Hindi rin naman kami nagtagal sa biyahe pa uwi. Ilang saglit lamang ay nakarating na kami kaagad sa hasyenda. At pagpasok pa lamang namin sa loob ng mansyon ay sumalubong sa akin ang mga gamit ko. At mula sa pagkakaupo sa sofa ay agad akong dinaluhan ng yakap ni Doña Bella. Napansin ko ring nakaupo doon si Nathan. Bahagyang nakabuka ang magkabilang hita nito at nakapatong doon ang magkabilang braso nito habang nakayuko ito at nakapikit. Isabella, iha, luluwas na kayo ngayon sa syudad. Gusto ka makilala ng mga magulang ni Nathan bago sila lumabas ng bansa. Kaya pasensya na kung biglaan. Anito sa akin. Hindi pa po ako nakakapagpaalam sa mga magulang ko. Ani ko naman dito. Naramdaman ko ang pagpisil ni Doña Bella sa kamay ko. Don't worry, I already informed them. Papunta na rin sila dito kasama ng kaibigan mo. But for now, maupo ka muna sa tabi ng asawa mo habang hinihintay din natin ang pagdating ng chopper. Anito at iginiya ko paupo sa tabi ni Nathan. Dahil nababalot ngayon ang kalungkutan ng puso ko ay hindi na ako nakapagprotesta. Naupo ako sa tabi ni Nathan habang si Doña Bella naman ay bumaling kay Sexy at may sinabi ito doon. Napabuntong hininga ako. Seems like you're not excited to live with me in the city. Napalingon ako bigla kay Nathan nang marinig ko ang mahinang boses nito. Nanatiling nakapikit ang kanyang mga mata.
Talagang hindi. Matigas na tugon ko naman. Sapat na upang kami lang ang makarinig na dalawa. Narinig ko naman ang pag-ismid nito. Hanggang sa idinilat nito ang kulay abuhin niyang mga mata at sinalubong ako noon. Umangat ang sulok ng labi nito. Dumukwang pa ito sa akin at katulad ng ginawa niya kahapon, nilagay niyang ilang takas na buhok ko sa likod ng tenga ko. Naramdaman ko pa ang mainit niyang hininga sa leeg ko. Napaiwas naman ako, ngunit hinabol niya ako. Pero hindi ako katulad mo. I'm so excited to live with you. Mas lumapit pa si Nathan sa akin hanggang sa tuluyan ng naramdaman ang pagdampi ng labi niya sa puno ng aking tenga. Niwala nga itong pake sa mga taong nakapaligid sa amin. Sinubukan kong lumayo, ngunit naging mabilis ang braso niya at agad niya iyong pinulupot sa katawan ko. Muli itong nagsalita at nagpatuloy ito. Nasasabik na akong iparana sa iyo ang impyernong pinasok mo sa buhay ko. Malumanay ngunit tila mapanganib na saan ito. Naramdaman ko pa ang pagnisi niya sa leeg ko. At kasabay noon ay mahina itong tumawa. Araw-araw magiging impyerno sa iyo na mas gugustuhin mo lang na iwanan ako. Nasa iyo nga ang alas, pero papaano ka makakasiguro na ikaw pa rin ang mananalo sa huli? Don't underestimate me, Isabella. Kaya kong baliktarin ang lahat. Dagdag pa nito, may banta sa salitang binibitawan niya. Thank you.